Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay tungkol naman sa PHAREX B-Complex. So, meron siyang vitamin B1, B6, and B12. So, kung gusto nyong malaman kung ano bang gamit ng vitamin B-Complex sa ating katawan, kung paano ang tamang pagtitake ng vitamin B-Complex, pwede bang itake ang vitamin B-Complex araw-araw, and kung gusto nyong malaman ang masasabi ng isang pharmacist regarding dito, then please keep on watching! Ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung ano ba itong mga vitamin B1, B6, and B12. Ang mga vitamins na to ay isang nutrients na kinakailangan po ng ating katawan para mag-function ng normal ang ating mga nerves. At ginagamit din po ito para sa ating mga muscle pain or pag nanghihina na po yung ating mga muscle. So, meron po tayong 8 klase ng vitamin B na available po as supplement. So, meron tayong vitamin B1 na tinatawag po nating thiamine. Meron din po tayong vitamin B2 na tinatawag nating riboflavin. Vitamin B3 na niacin. B5, pantothenic acid. B6, pyridoxine. B7, biotin. At yung B12, cobalamin. Or tinatawag ding cyanocobalamin. And ang nandito po sa PHAREX B-Complex natin ay vitamin B1, B6, and B12. So ngayon, ito lang muna yung pag-uusapan natin. Itong tatlo lang. Pero guys, lahat ng mga vitamin B na nasabi ko, tinatawag nating mga essential vitamins. Ibig sabihin, nakaka-contribute po sila para sa overall function ng ating katawan. So first, pag-usapan muna natin yung vitamin B1 or tinatawag nating thiamine. Yung thiamine po ay isang essential nutrient na kinakailangan po ng tissues ng ating katawan para mag-function po ito ng normal. Ang thiamine din po ay isang klase ng water-soluble vitamin. Nakakatulong po ang vitamin na ito sa ating katawan para ma-convert po yung food to energy. Yung katawan po kasi natin ay nangangailangan ng thiamine para makagawa po ng adenosine triphosphate. Or tinatawag po natin itong ATP. Ano nga ba yung ATP? Yung ATP po ay isang klase ng molecule na nagtatransport po o nagdadala ng energy sa ating mga cells. Kaya kinakailangan po talaga siya ng katawan natin para makadagdag ng energy na rin. Next naman po, pag-usapan natin itong vitamin B6. Yung vitamin B6 naman po ay nakakatulong para sa ating central nervous system at sa ating metabolism. Ang ginagawa po kasi ni vitamin B6 or ni pyridoxine, yung mga nai-intake nating pagkain ay ginagawa niyang energy na nakakatulong po para makapag-create yung katawan natin ng mga neurotransmitters. Gaya nga ng serotonin and dopamine. Tumutulong din siya para mag-create ng mga blood cells at pinapanatili ni pyridoxine na yung cells natin ay maging healthy. So, gaya ng thiamine or vitamin B1, yung pyridoxine or vitamin B6 ay isa ding water-soluble vitamin. Ibig sabihin po ng mga ganitong klaseng vitamin ay nadidissolve siya sa tubig. Mga water-soluble vitamin po natin, gaya ng vitamin B1 and vitamin B6, hindi po siya nag-i-store sa katawan natin o hindi siya nag-i-stay ng matagal sa ating body. At nailalabas po natin sila via urine or naiihi natin sila or pwede sa pamamagitan ng pawis. Next naman, pag-usapan natin yung vitamin B12. Ang vitamin B12 naman ay tinatawag natin crucial B vitamin. Kailangan po ang vitamin B12 para sa ating nerve tissue health at para makapag-produce yung katawan natin ng mga red blood cells. Ang ibang tawag sa vitamin B12 ay cyanocobalamin or cobalamin. So ngayon naman, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung mga benefits ng vitamin B-complex sa ating katawan. So, di ba nga meron siyang direct impact para magbigay sa atin ng energy, tapos nakakatulong siya sa ating brain function and sa ating cell metabolism. Bukod pa doon, nakakatulong din po ang vitamin B-complex para ma-prevent or mapigilan yung mga infections. Nakakatulong sila or nakakasuporta sila sa pag-promote ng growth po ng red blood cells, good eyesight, kapaganda po yung ating digestion. Syempre, nandyan na yung healthy appetite. Yung proper nerve function po natin. Diba po, halimbawa, nangingimay po tayo, may nire-reseta po yung mga doktor natin na B-complex. Nakakatulong din po para sa ating hormones and cholesterol. Para din po ito sa ating cardiovascular health at sa ating muscle tone. Meron din pong particular benefits ang vitamin B-complex sa babae at saka sa lalaki. So, sa babae po, nakakatulong siya para sa pregnant woman at saka po sa nagpapadede.
Itong vitamin B complex po kasi ay nakakatulong para sa brain development ng ating mga baby. At nakaka-reduce din po ng risk ng mga birth defects. So, para naman po sa mga expecting mothers natin, nakakatulong po ito sa mga mommies para ma-boost yung kanilang energy. At the same time, ma-ease din po yung nausea or pagkahilo. Tapos, nakakatulong din po ang B-complex para ma-lower yung risk sa pagkakaroon ng mga expecting moms ng pre-eclampsia. So, ilalagay ko na lang po yung meaning ng pre-eclampsia dito sa screen. Sa mga lalaki naman po, iba naman yung benefits niya sa vitamin D complex. Sinasabi po ng ibang studies na nakakatulong daw yung vitamin D complex para ma-increase yung testosterone level ng mga kalalakihan. Nga lang, hindi pa po sapat yung studies para dito. So, kailangan pa po ng ibang masusing pag-aaral para mapatunayan na talagang nakakatulong siya para sa testosterone levels. So ngayon naman, pag-usapan natin kung gaano ba talaga karaming vitamin B complex ang kinakailangan mong i-take sa isang araw. So sa babae, ang recommended daily allowance ng vitamin B1 ay 1.1 milligrams per day. Sa lalaki naman, yung B1 na kinakailangan niyang i-take sa isang araw ay 1.2 milligrams per day. Next, yung vitamin B6, babae dapat meron siyang 1.3 milligrams. And sa lalaki, dapat meron siyang 1.3 milligrams per day. Next naman, yung vitamin B12 sa babae dapat meron siyang 2.4 micrograms per day. And sa lalaki dapat meron din siyang 2.4 micrograms per day. So sa ibang older adults or halimbawa pregnant woman, lactating woman or nagtitake ng mga maintenance medicine, minsan po nangangailangan kayo ng mas mataas na doses ng vitamin B complex. So ngayon, paano naman natin malalaman kung kinukulang ka ng vitamin B complex sa katawan? Pwedeng meron kang skin rashes, meron kang cracks around the mouth, meron kang scaly skin on the lips, meron kang swollen tongue, kadalasan po ay napapagod or mabilis mapagod, weakness, anemia, nausea or madalas nahihilo, abdominal cramps, diarrhea or constipation. Minsan din po nangingimay yung ating kamay or paa. So ano bang tamang dosage or pagtake ng vitamin B complex? Tinitake po ang vitamin B complex once to twice daily as directed po by your licensed doctor. Paano naman kapag nakalimutan mong magtake ng vitamin B complex sa isang araw? Kapag po nakalimot ang isang patient ng vitamin B complex sa pagtake ng araw na to, itake na lang po yung susunod na dose sa recommended schedule. Example, ang reseta sa inyo ay once a day, so once yun na lang po siya itake sa sunod na araw. Huwag nyo na pong doblehin. Ganun din po kapag twice daily, huwag nyo na pong apatin. Dalawa lang po. Again, huwag pong magdo-double ng dose. So, sino ba talaga yung mga taong nangangailangan ng vitamin B complex? Siyempre, nangangailangan po ng B complex yung mga taong nakakaranas ng pangingimay na sa paa and sa kamay. Gaya ng mga taong nag-age na ng 50 or above. Nandiyan na din po yung mga pregnant woman. Nakakasupplement nga po kasi to para sa ating mga babies, lalo na din po sa inyo. And sa mga taong merong certain chronic health conditions na nangangailangan po ng sapat na vitamin B complex sa katawan. Kapag halimbawa sobrang napaparami ka na ng vitamin B complex sa katawan mo, pwede mong maranasan ng excessive thirst or grabbing pagkauhaw, pwedeng magkaroon ng blurry vision, abdominal cramps, increased urination or ihi ka ng ihi, and skin flushing. Kapag nakakaranas ka ng mga ganitong klaseng sintomas, tanong muna agad sa iyong doktor kung anong magandang gawin dito. Kesa long-term use natin ng paggamit ng vitamin B complex or napapasobra na tayo sa pagtake nito, pwedeng magkaroon tayo ng mga nerve damage na pwede magresulta sa pagkawala ng control sa ating mga body movements. So, ano ba yung mga allergic reactions na pwede nyong maranasan? Pwede tayong magkaroon ng rashes, itching or pangangati. Pwede yan sa bandang mukha, sa tongue or sa throat, grabing pagkahilo at nahihirapan sa paghinga. So kapag nakakaranas po kayo ng mga allergic reactions, na agad kayo sa pinakamalapit na ospital at ipacheck sa doktor nyo yung mga nararanasan nyo. So ngayon i-check naman natin kung anong nilalaman ng PHAREX Vitamin B Complex. So ito yung box ng PHAREX B Complex. Meron nga siyang vitamin B1, B6 and B12 gaya ng nasabi ko kanina. Sa B1 niya, meron siyang 100 mg. Tapos yung B6 na pyridoxin, meron siyang 5 mg. And yung kanyang cyanocobalamin or vitamin B12 ay merong 50 microgram. Pakita ko ulit dito sa screen kung ilan ba dapat yung recommended daily allowance nyo ng vitamin B complex para sa babae and para sa lalaki.
So, di ba kung makikita nyo, sobra-sobra naman yung natetake nyo. And yung sobra na yon, uulitin ko lang, lalabas nyo yon via urine or pwedeng sa pawis. So, nakalagay din sa indications nitong PHAREX B complex na para siya sa prevention and treatment ng vitamin B deficiency. And yun yung mga nasabi ko kanina. So, dosage and administration niya, tama naman yon na 1 to 2 tablets daily or as directed by your licensed doctor. Siyempre, sa storage niya, dapat hindi siya nag-exceed pa rin ng 30 degrees Celsius at dapat hindi abot ng mga bata. Mga vitamin B complex ay mabibili niyo po kahit walang kasamang reseta. Kasi hindi naman siya prescribed drugs. Pero kahit pa ganun, mas maganda na magpa-advise kayo sa inyong mga doktor kung okay ba kayong gumamit ng mga ganito. And kung meron kayong mga suspected adverse drug reaction na nararanasan sa mga gamot na ganito, i-report lang po natin ito sa www.fda.gov.ph. So kung tatanungin niyo ako as a pharmacist kung safe and effective ba gamitin ang vitamin B complex at nakakatulong ba talaga siya para sa atin? Yes po, nakakatulong po ang vitamin B complex, mapa-generic or mapa-branded para sa ating mga nerves, lalong-lalo na po sa ating mga nangingimay na kamay or paa, and pati na din po sa mga pregnant women and lactating mothers. And maganda din po na inumin niyo siya araw-araw. So yun lang guys, tapos na ang ating pag-review tungkol sa PHAREX B complex at sana may natutunan kayo sa nagawa kong video. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe kung hindi pa kayo nakakasubscribe. And pakiclick na din yung notification bell para ma-notify kayo every time I post another video. Lang guys, salamat sa panonood. Lagi kayo mag-iingat. And see you on my next one. Bye-bye!